Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sag, kumusta naman and welcome back. At sana all of you are doing well. Tingnan natin ang inyong kaganapan. Anong meron? Anong energies ito? Lucky numbers are posted below. And please take what resonates lang, Sag. If you are new, huwag mo kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like, mag-share, mag-tap ng bell. At ang overall energy mo ay puro itong connections, communications, whether this is love, family, career, pera-related. Kasi puro mo, mga chat, online, may love pa, may music. So, this is an energy of reconciliation, guys. Pwedeng nagkabalikan, reunion, pamilya, kaibigan, kapatid, or jowa. Pwede rin na ito ay reunion ng kaklase, office mates, or maybe this indicates communication. Someone is going to communicate sa inyo regarding job or love life. Or maybe then, guys, this could be some sort of pagpapatawad. Kasi dito nga yung puso eh. So may forgiveness. So parang ano to eh, between two parties or between families. Or maybe this is something na nilook forward mo ngayong holidays. Or siguro, baka itong susunod mga araw, weeks, no, meron kayong pag-uusap, merong mangyayaring balitaan, catching up, coffee time, or ikaw'y mag-host sa bahay ninyo ng kainan, maghahanda ka, magluluto, or bibili ka ng mga luto ng ulam for your guest. So, I don't know. Kasi siguro, Sag, ano na eh, December na next month. So, maybe it's, syempre, birthday mo na rin. So, siguro yan din yun. Party yun. Party ito nun. O kaya meron kayong pupuntahan. Kasi mukhang grupo, ang daming kasing kamay eh. So, again, pwedeng business din ito. Business meeting, teamwork, or family reunion. Pwede rin love life kasi nga may forgiveness din dito. So, siguro someone wants to make amendments with you o hingi ng chance. No, parang ano to eh, magkakasama-sama together, kind of vibes, ang sinasabi ng barahang ito. O, maski siguro sa office, supportado ka ng management na ganito, ganyan, ganyan, or maybe, ano tawag mo rito, everything is in harmony and in peace. Sa lahat siguro ng aspeto sa buhay mo. No? Pero syempre, I'm not saying na all of you kasi may kanya-kanya pa rin naman kayong mga suliranin dyan sa buhay, mga pangangailangan, but at least overall, you will find peace, harmony, balance, na open ulit yung communication, so nagkagaanan ng loob, walang, ano to, samaan ng loob, kumbaga magaana ulit, back to normal, back to usual, nagkabati-bati, nagkita-kita, madalas ka rin makikipag-communicate online, mga WhatsApp, siguro, Signal, ang dami-dami kasi mga, ano ngayon eh, siguro either dating, or business transactions, business meeting, potentials, or family, friends. Mas madalas kayo mag-video call. Siguro merong lumipad ng paibang bansa, kaya madalas mag-uusap talaga, no? You could be a teacher, mentor, guidance, ano pa ba? Pwedeng nakapasa ka rin sa teacher exam, LET, for some of you lang, license ka na. You have a natural ability to impart knowledge and guide others towards their inner light. Ano to guys, pwede rin online or offline, pwede rin abroad or local. At saka meron ka rin inner work. Sabi dito, huwag ka daw maging, ano, don't be afraid to prioritize your personal growth and spiritual development. Health and wellness are necessary to enjoy an abundant life. So yung inner work na yan, either yan yung toxic traits mo na you need to revise or to eliminate. Pero ang focus din pala niyan, not only those, ay yung health mo rin. Baka yan napapabayaan mo yung sarili mo, may narandaman ka, hindi ka napapatingin. So mas mahalaga ang health kaysa sa pera, in my opinion. Pero ikaw, hindi ko alam kung anong mahalaga sa'yo. Pero syempre kung kinakailangan mo na magpatingin, magpatingin ka na. Para hanggat maaga, kasi lalo na kung may anak ka pang maliliit, eh kung madalas kang nasa outdoor, kasi gano'n namang ano eh, hindi kayo lamang bahay. Ang mga Sag, pansin ko yan, babae, lalaki, bakla, tomboy, parating nasa labas, nakikimingle, magaling sa bentahan, so yung anak mo, lumaking independent, no? Kasi ikaw din, gano'n ka, you're brought up that. I mean, that's most of the Sagittarius na I encountered. Hindi ko masinasabing in general, lahat kayo ganyan, so depende pa rin. Pero yung akin, madalas silang nasa labas ng bahay, hindi sila, uuwi lang sila pagkainan na dinner, or may bagong dala, pasalubong, mga ganun. And it's difficult to be productive when your energy is scattered in so many directions, so kailangan rin mag-focus. Kasi I feel,
For others of you could be distracted. You could be doing this unfinished pa siya. Tas kasi may nagsimula na naman. So tapusin mo muna ito bago mo simulan yung isa. No, yun ang ibig sabihin. Mag-focus ka, mag-concentrate ka. Lalo siguro kung nag-aaral ka, masteral, or kahit na estudyante ka, focus ka dyan sa ginagawa mo para matapos mo siya. At marami kang madali, marami kang makamig. Alright? So, bukod din dito, Sag, meron tayong judgment card, Scorpio energy. We have Five of Cups, Page of Pentacles. So, mukhang ito yung energy of transition, transformation. Gusto magpapayat. Isa yun sa example, kasi nasa walk. Ano to? Ang tamo rito, treadmill. No, yung iba gusto magpapayat, ang dami niyang parang pizza yung katawan niya o tama parang pizza, pero gusto niya magpapayat. So ang nakita ko dito, not only that, it's just an example base sa litrato, pero siguro in your life something is about to change, whether it's career, pera, or love, or maybe ikaw din, kasi nga may inner work dito. You do shadow work, you're like reinventing yourself, no, with this energy. So siguro binigyan ka rin ng pagkakataon ni universe na this time ay galingan mo na, ayusin mo na kung ano man yung pinagdaanan mo, whether sa love or siguro nawalan ka ng pera, pero ngayon tatrabaho ko na, so siguro titipid-tipid ka na. So ikaw makakapansin ng mga changes na yun. At nakikita ko rin naman dito na nagsisi ka na dun eh, pero nandun yung moving forward ka. Yun ang maganda sa'yo, kasi with the Page of Pentacles, I see na nagbalik uli yung tiwala mo na, sige, tapos na yung pain, eto na ako, moving on, kaya I am now moving towards the best. At nakita ko rin dito na for some of you, you're excited with this new job or career na, or opportunity, I don't know, negosyo, no? For some of you lang, mag-ingat lang kayo. We have Three of Swords. I'm not sure if this is some sort of conflict with somebody, with a family member or asawa. Conflict, siguro hindi nakakasundo. Pwede ito rin energy na ikaw gusto mo mag-abroad. For example lang, gusto mo mag-abroad pero siya ayaw niya kasi wala magbabantay sa bata. Parang ganun. So, natatalo kayo. Pero ang nakita ko rin naman dito is an energy na you will come into terms. Meron kayong compromise kind of energy. May magpapakumbaba dito at gusto makipag-ayos o mag-usap. Whether it's job or love life, guys. At andito rin si Justice. We have Libra. Si King of Pentacles is also here. Mukhang ikaw din ito. Energy of stability and kapirahan. We have the Devil, Capricorn, the Fool, Aquarius, at si Char. Oh, puro Major Arcana rin. Kanina kasi puro Major Arcana lumabas sa isang sign. Ngayon kayo din, ano? So parang lumalabas din dito, Sagittarius. There will be changes, and the good thing is, hindi ka nagpatalo. You did not give up. Kasi meron itong palaban energy. At makakamit mo rin yung gusto mo with the Justice card. It also symbolizes peace and harmony. Magkakayos-ayos. Kasi mukhang natuto ka na from the past. Kaya eto ka na with the King of Pentacles, stable, secured, and together with the Fool and the Devil, it's like you're the boss. You're taking that new road, new path, no? Ayan, no, with the Chariot pa nga eh, parang tuloy-tuloy ang tagumpay mo eh. Parang ito yung energy na you're ready for this transformation. And here you are with your either new beginning or siguro yung existing job mo rin ito na tuloy-tuloy ang paglago. Kasi with the Devil, ito yung mga tipong addicted sa trabaho. Ito yung mga tipong 24/7 or maybe maski Sunday, kinaka na. Basta lang makamit ng mga client, lalo na siguro kung sa sales kayo. Pero sa iba naman din, maybe, kasi depende to guys. So, I cannot really just say na exclusive ito for sales. Maybe rin ang trabaho mo medical or in your always on call, no? Basta ikaw itong tao na ito na porsigido, decidido, may travel kayo guys with the Full card. You're embarking on a new journey, whether this is financial, parang may freedom na rin, wala nang restrictions. Kaya you're ready to quantum leap, you're ready to jump, you're ready to take the risk for some of you. At ando doon yung energy na feel mo rin ito dahil alam mo magtatagumpay kayo. Ayan o, malakas ang loob mo. Dahil alam mo magtatagumpay ka with this energy, masaya yung mukha mo rito. At with King of Pentacles, syempre, it's all about kapirahan, stable, acquiring of possessions, properties, no? Iwasan nyo lang din, guys, yung mga addictions. Kasi itong si the Devil, good or bad ito para sa akin, either addicted kayo sa sex, droga, or whatsoever, or yun ang i-moderate mo lang. Kung meron, kung wala naman, hindi ka makaka-resonate, hindi yung para sa'yo. Don't worry too much, no? Kung meron ako mga nabanggit. Kasi para lang tayo naroon ng tumatay sa loto, minsan tatama sa ito, minsan hindi, no? So yun nga, we have the Fool. Yes, it's a new beginning, a journey in your life where there's freedom and love, and also travel, pwedeng OFW kayo, or leisure lang, or I don't know, migration din. And for your love life, meron itong tao na tingin ko guys, nagkaroon kayo ng third party, mukhang nagsisi siya ng gusto kasi may Five of Cups tayo na deep regrets ito. So nagsisisi siya doon. And I'm not sure if they already reach out kasi meron ditong page,
it could be messages coming from this person, pero parang binablock mo or ayaw mo na siyang intindihin kasi sa, parang sarap mo sakit siya sa ulo. Pero I see na they are determinado or decidido to win you back, no? They want to make a peace offering. At mukhang this time, baka may trabaho na siya, mas stable na siya. At tingin ko rin, hingi talaga siya ng chance magbabaka sakali. Puro kasi second chances na cards yung lumalabas dito. So yun ang gusto niya mangyari, hingi ng second chance. And if you're single, ang focus mo rin guys is about money. More on travel kayo. Marami kayong minimit ng mga customer or potential leads, no? Kaya yung love life mo, maybe you're gonna have... I don't know kung may na-meet ka na o may pakikilala sa iyong friend mo, pero baka mangyari to after ano pa, a year pa, o maybe after 5 months pa ako nakikita dito, hindi pa ganun kabilis for some of you. Baka next year, ma-meet mo na siya. So we have water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. We have Libra, Gemini, Aquarius. We also have Taurus, Virgo, Capricorn. Wala lang tayong fire sign. Alright, so yun lang at good luck sa inyo.